What's up guys? Wala nang intro guys. Nandito naman tayo sa YouTube channel ko, Wilks TV. Pag bago lang kayo sa channel ko, subscribe and notification bell para updated kayo sa mga bagong video ko. Bago ang lahat, yung mga nagpa-shoutout, mga katropa, officer ng Ateneo. Una, si Sir Sarsi, yan, officer ng grade school. Si Sir Laurua, officer ng high school, ayan. Si Sir Orias, ayan po. Poging-pogi, officer ng college. Saka yung officer na leading lady, si Ma'am Pereer, ayan. Yan, gandang-ganda. Tapos yung mga mamaw na sa Marilagi, pa-shout out din daw po. Si Elvis, ayan, mamaw. Si Nilo, ayan, mamaw din yan. Si Rowley, ayan. Tapos yung kasama ko sa trabaho, sabi niya, pa-shout out din daw. Si Tenorio, ayan, may YouTube channel din yan. Tapos si Montibon, ayan, pa-shout out din daw. Ayan ang mga shout out. Bago ang lahat ulit, ngayon ipakita ko sa inyo kung paano mag proper change oil ng Raider FI150 Suzuki. At saka ipakita ko sa inyo kung paano malaman yung oil ang fake or local. Tara mga katropa, samahan niyo ako. Let's go. Hi guys, dito naman tayo guys, mag change oil pa tayo kung paano pag change oil ang Raider FI natin. Una guys, bago tayo mag change oil, tingnan natin yung langis, i-compare natin kung saan yung original sa kapiti. Ito po, i-compare po natin kung saan original. Ito yung galing Shell, ito yung original. Ito, ito yung local. Una guys, ang titingnan nyo kapag local, ito local to guys ha, local. Ito yung kulay niya dito sa harap, parang malabo yung kulay niya, hindi matintab, parang faded. Tapos yung original, yung original makintab po siya. Ayan o, napansin nyo yung kulay dito sa baba, yung white glow. Pangalawa guys, sa original, ito yung local. Ito yung local. Seriously, what the fuck are you ang doing? Matandaan niya sa local. A local siya. Ito yung number. Number ng puwet. May mga number yan, may mga tatak. Kita nyo guys ito. Itong number na yan. Ibang labo, parang hindi mo mabasa. Sa iba-iba yung tatak. Yung original. Ito. Yan o. Kita mo yung number ng original, mababasa nyo yung nakalutang yung okit niya. Tapos yung mga logo po dito, magkakaiba po sila. Ito yung original. Pangatlo guys, kapag malaman yung original, ito yung pike. Same sila, natutuklap. Ito. Yan. Natutuklap po to. Ayan guys oh. Pansin nyo natutuklap. Ito yung number. Ito guys, nababasa nyo. Yan. Parang makapal siyang sulat. Makapal. Ito. Makapal. Yung original. Ito yung original. Pansin nyo guys. Pare sila natutuklap, same lang. Ito yung original oh. Hindi siyang makapal. Mababasa siya, makikita siya nga clear siya. Yung pangatlo guys. Ito yung original. Yan ang tandaan nyo. Yung original or local. Sige guys. Umpisa na natin. Mag-change oil na tayo. Proper change oil ng Raider FI. Ito
ito magano kinang tolls 14. Ito po yung bilog. Sa gilid lang ito. Pag ganyan guys, kapag wala kayo ng tolls na letter T pag ganun po siya ang bukas, dapat counterclockwise. Iikutin nyo papuntang kaliwa nyo. Tapos ito, nagkaiba nandito sa baba. Sa baba siya. Ang ikot nyo naman, pakanan. Pag ganun, iganon mo dun. Sa kanan, itulak mo sa kanan nyo. Yung tamang pagbukas. Na guys, buksan natin mga katropa. Yan na. Bukas na mga guys. Pag na alam nyo na bukas na, ikutin nyo lang. Mas maganda yung tape para hindi kayo malito. Kasi kapag ito ang gamit nyo, kapag din yung first time nyo, sigurado malilito kayo kapag ito ang gamit yung tools. Yan na guys, oh. Dumi na guys. Kita nyo. Every 1,500 kilometer guys, nag-change oil ako. Yan ang proper change oil. 1,500 kilometer proper change oil sa Raider natin. Ito guys, dapat abang nag-change oil na, change oil kayo, dapat napan ito yung ano, yung washer. Itong washer dapat pinapalitan nyo sabay sa change oil. Kasi ako hindi pa ako nakabili kasi close pa yung motor shop. Tinitingnan ko naman siya, okay pa naman, hindi naman masyadong gasgas pa. Kasi cause nga may gasgas na po to siya guys, yung magli-leak. Ito yung washer ka dapat. Every change oil nagpapalit kayo. Ito yung washer. Yan guys. Ito, kapag bumili ka ng washer, dapat dalawa. Kasi meron din din sa kabila, sa filter, sa oil. Filter oil sa ilalim. Doon tayo, i-drain natin yung filter. Kasi nandun yung mga dumi. Bubuksan natin siya, i-drain natin siya. Baka yung iba, hindi alam, mag-change oil dito lang. Meron po doon sa kabila, sa filter. Meron din ganito. Dapat magpapalit din kayo ng washer ito. Patuloyin nyo lang guys hanggang mawala na. Ta guys, punta tayo sa kabila para ituro ko sa inyo. Ito guys. Pansin nito ito. Ito po yung sinasabi ko nga i-drain din natin siya. Ito. Ang pagtulak naman guys kapag ito ang gamit niya. Hila. Hila dito sa pakanan. Sa kaliwa nyo, sorry, tulak dun sa kaliwa yung paluwag. Okay guys, huwag na po siya, huwag nyong ano yun guys ha, kasi kapag magkamali kayo dito 100% maglulos yung ano nyo, wall, hirap na yun, back,
bawat pala guys, dapat mag-change ulit, dapat nagpapalitin kayo ng filter. Ako hindi muna ako nagpapalit. Kasi alam mo naman sirado pa yung ano. Kasi pinapalitan ko lang siya kasi ilang biyahe to guys, walang palit eh. Niya may pasok ako mamaya. Parang nawawala ako din na sa motor ko, marumi na. Ito guys yung sabi kong washer. Dapat bibili kayo dalawa. Ito po yun, oh. Hindi pa tumulo yan. Bubuksan natin ito, yung filter. Pakaliwa ka siya, yung filter ha. Kamali kayo. Dapat din guys, nag-change oil din kayo. Yung pakita ko sa inyo. Yung may guma. Parang yun yung nag-protection na walang tagas sa filter natin. Dapat din pinapalitan rin kasi tumulutong siya dun sa loob dun sa init ng makina. Dapat pinapalitin rin yung change oil. Dalawa ko siya may maliit saka kita naman yung filter ko guys. Malinis pa. Ito guys, may ano dito sa loob. Kita ko sa inyo. Dapat din, sabi ko sa inyo, dalawang rubber. Ito yung nasa loob. Ito, yung may guma, yung maliit na guma, yan. Dapat pinapalitan yung efficiency oil. Alam ko, nasa mga 20 lang to guys. Itong malaki, nasa mga 50. Kasi yan ang nagharang dyan sa dumi. Ang dumi hindi makapasok sa engine natin. Ibalik natin guys. Kasi malinis pa naman. Ano pala guys kapag mag-change oil kayo. Kapag magpalit po kayo ng sa engine natin may 1.13 mm yung langis, dapat wag kapag magpalit kayo ng langis guys, magpalit kayo ng filter, dapat idagdag-dagdagan kayo ng dagdag kayo ng 100, gawin nyo ng 1.4. Yun yung profit. Balik na natin guys ha. Kasi okay pa naman yung ano natin. Ayan guys, nakakuha kayo ng tip sa akin ha. Kung paano pag proper change oil ng radar. Baka mamaya, kumandas yung luma na iipit kagad yung sa pamagod. Dapat tamang ipit lang guys. Pag yung masyadong ipit yan, baka mamaya maputol yung bolt. Sakit sa ulo yun.
na natin. Wala naman siyang ano, lumi na kay Star. Tamang sukat lang. Tamang higpit lang guys. Hi guys. Ito na, ibalik na natin yung tornilyo, wala na pong tuloy. Okay na pa to. Balik na natin. Dapat sa pagbalik dandaan, baka tabing eh. Maglo-lustre di yung ano nyo, engine. Sakit sa ulo yun. Huwag maglo-lustre. Pag machine shop nyo, baba yung makina. Ay guys ha, may maingin. Dapat guys, tamang higpit lang ha. Yan ang palala ko sa inyo, tamang higpit. Yan guys, okay na yan. An, yung flies han. An, yung flies. Test kabila guys. So guys, dapat magtanggal nito sa pinan nyo para hindi magagasgas, dapat may sapin. Parang ingat din sa motor natin guys, walang gas. Basta tandaan nyo, pagbukas, lahat ng pagbukas ikot papuntang kaliwa natin or left. Kasi ito guys, same lang to ha. Kasi nilipat kong langis dito kasi may sukat siya. Kasi wala akong panukat. Itong ginamit kong panukat. Sana natin guys. Dapat guys, may imbudo kayo ito para hindi sayang yung langis. Guys, guys, ilagay na natin guys ha. Yung langis natin guys, ilagay na natin. Oh!
May taho, guys. Humingi yung aso. Dapat isa 1 liter. Ito 1 liter. Tapos dito ko, dito tayo kukuha ng 300. Balik na natin yung takit. Dapat punasan. Punasan nyo rin kasi marunong. Kasi kapag yung lumi, papasok dyan, kawawa yung mga clutch mo dun. Okay guys, tingnan yung sukat oh. Tama-tama lang yung sukat nandito sa itaas. Okay guys, salamat sa pagpanonood. Hanggang dyan lang yung video natin. May nakuha kayong tip sa akin. Bye-bye. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.